Mag-aalas 8 na nga pala ng gabi nang makatulog si Kayden. Kaya naman nung nakatulog na siya, agad na akong lumabas ng kwarto. Gawa nang ako'y galinis-linis nga ni muna din sa aming sala. Minsan mo lang talaga makikitang malinis tong aming bahay. Sa gabi ko nga ni pala naiisipang maglinis ng bahay. Gawa nang kapag sa araw ko nagalinis, ay sobrang init dito sa loob ng bahay namin. Ay daig pa talagang inasilaban. Nakakapaglinis naman ako minsan sa araw. Kaso nga ni ilaang ay paudlot-udlot. Dahil nga ni may maligalig na bata. Siyempre wala tayong no choice, char. Wala tayong choice kundi itigil muna ang ating inagawa. O, sinong relate dyan? Alinis-linisin ko na nga ni ilangi rin ng kaunti para kinabukasan ay kaunti na ang ligpitin. Winalisan ko na nga ni pala muna iring ilalim ng aming supa. At panay alikabok na nga ni. Ay kahit ano pa bagang ninis ang gawin mo din ay nabalik din naman yung alikabok. Gawa ng tabing kalsada nga ni kami. Pagkatapos ko nga palang walisan ay pinakuha ko na nga yung map dun sa kapatid ko. At dirika ko ay amap ko muna na makaranas naman ng kintab. Kapag nanay ka na talaga, eh kailangan mo talagang kumilos. Yung tipong kahit tamad na tamad ka na, ay makilos ka pa rin talaga sa ayaw at sa gusto mo. Bawal magreklamo dahil baka sabihin tayo ng kung ano-ano. Lalo na ng mga marites sa paligid natin. Char. Siyempre, kahit saan ka naman pumunta, ay may mga chismosa at chismoso. Immune na nga ako sa chismis, kaya ako naman ang magchichismis. Char. Kung hindi nyo pala nga maitatanong, eh ako nga po pala ang panganay sa aming magkakapatid. And recently I realized na mahirap din pala talaga maging panganay. Lalo na kapag nasa realidad ka na ng totoong buhay. Yung tipong dahil ikaw ang panganay, eh nasa sayo din ang mga expectation ng mga taong nakapaligid sayo, lalo na ng mga magulang mo, na ikaw ang makakatulong o makakapag-ahon sa kanila sa kahirapan. Pero sa sitwasyon ko ngayon, eh parang ako pa ngayon naging pabigat. Kaya naman napagtanto ko na dapat kapag panganay ka, eh dapat malakas ang loob mo. Pero hindi mo din talaga maiiwasan ang panghinaan ng loob. Naalala ko pa nga nung ako'y nag-aaral pa, nasabi ko pa nga sa sarili ko na kapag talaga nakapagtapos na ako ng pag-aaral, ay maghahanap na agad ako ng trabaho. Pero kahit tapos ka din pala ng kolehiyo, ay mahirap din pala talaga maghanap ng trabaho. Dahil ahanapan ka pa ng experience, Diyos ko dahil. Kaya nga ni nag-a-apply para magka-experience. Tapos ahanapan ka ng experience, ay ano daw yun? Nag-apply-apply naman ako dito sa aming probinsya, kaso nga nila ang ay hindi talaga pinalad. Mahirap din talaga kapag first time job seeker ka, ay inaamin ko talaga na ako'y patanga-tanga noon. Ay sabagay, tanga pa rin naman ngayon. Charis. At ayan, kumuha na nga pala muna ako ng tubig dahil niligan ko na iring aming tanim dini sa loob ng bahay at mamamatay na. Ay sa kakamarites ko nga ay tapos na nga pala ako maglinis din sa loob ng bahay namin. Kaya sa lahat ng mga panganay dyan, eh huwag kayong panghinaan ng loob. Keep going and keep fighting. O, English yarn. Shat, hanggang din nila lang for today's video. Bye!